Hi my mommies! Welcome back to my channel. This is Mommy Leng. And for today's video, we will talk about, or rather we will list down my breastfeeding essential must-haves. So if you want to know more about these items na dapat meron kayo before you plan to breastfeed, just keep on watching! Mommies, lahat ng mga items na mababanggit ko or brand na mababanggit ko, disclaimer lang, hindi po sila sponsored. Parang personally, used ko sila, personally preferred. So, lahat ng mababanggit ko is para sa akin lang na dapat meron ako. At yung mga brand na to is na-test ko at based sa experience ko. Gusto kong makatulong sa lahat ng mommies, bagong mommies, first time mom, kung ano ba dapat yung mga bibilhin or dapat nilang magkaroon sila bago mag-breastfeed. Siguro yung mga pregnant pa na nanay, pwede nyo itong gawing reference para magkaroon kayo ng idea ano ba dapat yung meron kayo. Okay? So, without further ado, let's start! Number one on my list, hindi siya top, parang top or dapat ano siya, yung sunod-sunod kung ano yung number one. Ano lang siya, parang random list siya, okay? So, number one on my list is linolin cream. Ito is Lansino linolin cream. Ayan. Ang liit niya lang, diba? Nabili ko to, my mommies, sa Shopee. Ana, set of 3 sila. Nakalimutan ko na yung price, pero hanapin ko for you para meron kayong reference. Etong mga linolin cream kasi, para siya sa mga nipples na nagka-crack. Siyempre, nagla-latch si baby. Katulad ko, wala akong alam dati sa mga latching position, yung mga ganon. So, talagang nag-crack talaga yung nipple ko. Sobrang sakit. Sigurado, nakaka-relate yung mga mommies natin dyan na sobrang sakit talaga ng nipples. Siguro yung mga 1 week to 2 weeks, nagdudugo, naglalangib dahil sa kakalatch ni baby. Okay? So, ito yung naging sandigan. Okay? Sandigan! Ito talaga sila. Ito, pangalawa ko na lang nabili kasi yung una ko nabili, hinihingi ko pa yun sa office mate ko. Hi, Ate Mel! Thank you! Ayan. Oh no! A few moments later. So, linolin cream, Lansino. Marami ng brand yung lumalabas ngayon. Ngayon ko lang sila nalaman na meron din pala si Medela, meron din. At ang ginagamit ko ngayon, hindi na si Lansino. Minsan na lang. Pero, ang ginagamit ko na ngayon is si MQT Nipple Cream. Ito is, ayan. Bago niyang packaging. Dati kasi ano to, yung parang, anong tawag dun? Tub ba yun? Tub type. Yun yung lalagyan niya. Ngayon, ano na siya? Ganito na siya. Okay? Mas marami siyang laman. Nasa 400 something pesos siya. Ito, my mommies, maraming preferred nito. Nitong MQT na to. Kasi, parang nakaka-help siya na mawala yung clog ng ano natin, ng nipple natin, para dire-diretso yung supply ng milk. Okay? Ilalagay ko sa below yung link nito kung saan natin nabibili yung ano bang tawag doon? Kerganics pa? Yan. Doon ko to binili. Okay? So, ayan. Nipple cream. Need natin to. So, next on my list is, of course, breast pump. Okay? Yung breast pump kasi, my mommies, hiyangan sila. Okay? Number one, depende sa budget mo. Number two, depende sa quality nung breast pump. And number three, depende sa performance. Okay? So, yung nabanggit ko, yun yung mga dapat natin i-consider pag bibili tayo ng breast pump. So, kung makita nyo dito sa likod ko, dami kong breast pump. Kasi, tinatry ko talaga siya kung
Actually, yung pinaka swak na talaga sa akin is si Spectra S2 na nabili ko kay Milky Way. Pero napakadami kong breast pump na gusto pang i-try, baka sakaling merong pang mas humigit sa kanya. Yung una ko palang breast pump is si Real Booby. Ito yung una ko nabili sa Shopee, around 600 pesos siya, my mommies. Pero ito, hindi siya rechargeable. Kailangan nakasaksak siya sa power bank para magamit mo siya. Ngayon, kung meron ka rin naman palang budget at gusto mo magkaroon ng pump na pangmatagalan, I suggest bumili ka ng Medela Freestyle or any Medela pump. To, subok na itong mga to. Ito, si Medela Freestyle to. Tapos, pwede rin si Spectra kasi hospital grade siya. Yan, si Spectra. When you're looking for a hospital grade na pump, pwede si Spectra. Pero ngayon, kung ang saktong budget lang para makapag-pump, meron tayong mga hindi naman branded, pero okay din naman yung mga performance like Wise Mom, Dupser, Horizon, mga ganon. Tapos ngayon, si Fanti. Ayan, marami na naglalabasan ngayon na brand ng breast pump para sa mga mamis na hindi afford or masyadong namamahalan dun sa mga branded na mga pumps. Okay? So, yun. Yung Real Booby, makikita nyo to sa Shopee. Number one siya, selling na breast pump. Second, si Wise Mom Packet. Okay? So, may dalawang klase ng pump. Ito, yung mga sinasabi ko is electric pump sila. Okay? Pero, may mga mamis na mas hiyang sila sa manual pump. Okay? Ang pump na ginagamit ko for emergency talaga is Medela Harmony. Okay? Ito. Medela Harmony. Marami rin kayong reviews na makikita nito na maganda talaga siya para sa lahat ng manual pump. Siya yung pinaka-recommended na gamitin. Kung medyo wala tayong budget, pwede naman yung mga generic na manual pump. Ito is si Yuha. Ayan. Pero marami pa rin namang mas mura na manual breast pump na makikita nyo sa Shopee. Okay na okay to may mamis kung may backup na pump nyo. Halimbawa, engorged na talaga yung breast nyo, tapos low bat yung electric breast pump nyo, or wala kayong saksakan, walang power para mapagana. Ito yung sasalba sa breastfeeding journey nyo. Okay? Ayan, next on my list is si Milk Catcher. Ito is si Fanpi. Okay? Binigay siya ni supplier sa akin na freebie nung nag-order ako ng maraming breast pump. Ayan siya. Pero yung pinakauna kong Milk Catcher is si Haka. Okay? Siya yung recommended naman ng kung may budget kayo, pwede nyo talagang bilhin si Haka as your breast milk catcher. Ito, ginagamit to my mommies kung sa kabilang breast naglalatch si baby, tapos sigurado may letdown na tutulong sa kabila. Ito yung pinang sasalo natin para hindi masayang yung liquid gold. Okay? So, ito, must have siya talaga para sa akin, lalo na kung naglalatch si baby sa other side ng breast natin. Next on my breastfeeding must-haves is a breastfeeding or nursing bra. Okay? Si nursing bra, marami rin kayong makikita sa Shopee. Kung low cost or low budget tayo, meron doon around 150 pesos lang. Pero kung may budget kayo, marami naman dyan na pwede, like Medela at saka yung mga nabibili sa baby mama. Si nursing bra is okay siya, lalo na kapag outside kayo, nasa labas tayo. Kasi pag nasa loob naman ng bahay, usually di na tayo nagbabra. Okay? Pero pag nasa labas, kailangan na natin ng nursing bra para hindi mahirap or hindi rin nasasakal yung breast natin. Okay? Then next, kasabay ng nursing bra is nursing clothes or nursing dress, nursing blouse, ganon. Yung mga nursing blouse, nursing clothes naman, ginagamit ko rin siya nung mga unang
week ako na nagpapa-breastfeed. Nabili ko yung sa akin sa Inang's Collection. Meron silang FB at saka Shopee account. Meron silang dresses, tees, yung mga t-shirt. Meron din silang blouse, pantulog, lahat ng klase ng damit na easy access. Okay? Must have siya sa akin kasi para hindi na kayo yung tataas niyo yung buong damit niyo. Okay, pwede yung mga may buttons na ganito tapos buksan niyo para easy access, easy baby, lalo na pag mag-latch. Okay? So, next is nursing cover. Yung mga nursing cover ko, ito kasi is gift lang sa akin to ng friend ko. Ayan. Si nursing cover, may mabibili kayo sa mga SM store, Robinson, ganyan. Na around 300 to 400 pesos sila. Pero meron namang nursing cover na mura sa Shopee. Nasa 115 pesos to 150 pesos lang sila. Ito, kailangan na talaga to kasi sa public places, usually, wala naman silang lactation room. Unlike dun sa mga mall. Pero kung outside mall ka tapos nandun ka sa public place, kailangan mo ng nursing cover. Paano kung nagugutom na si baby tapos ang daming tao? So, ito para hindi masyadong exposed, gamit tayo ng nursing cover. Must have siya talaga para sa akin. Next on my list is hot and cold compress. Ito, must have siya sa akin, itong mga to. Hindi ko alam kasi na meron pala talagang nilalagay intended for breast na mga pads, yung may mga gel. Kaya ito yung unang nabili ng husband ko. So, nung dati, sobrang sakit ng breast ko. Siyempre, nag-research ako kung ano ba dapat yung gawin. Hot compress, the best. Lalo na kung nagka-clog yung milk ducts natin, engorge yung breast natin, kailangan natin ng hot compress, my mommies. So, ito, hindi na talaga siya nawawala dito sa tabi ko. Okay? Sa tuwing kailangan kong, parang feeling ko, kailangan kong mag-drain ng breast, lalagyan ko lang siya ng, ito, hot compress. Nabili namin to sa SM, Surplus, SM, SM store, pero meron din mga ganito sa Shopee. Kaya so kung yung mga items nyo is gusto nyo talaga low budget sa Shopee, my mommies. Thank you. Salamat Shopee. Okay. Ayan. So hot and cold compress is pang-ease ng mga pains. Okay? Next on my list is lactation supplements. Yung ibang mommies, hindi na nila kailangan ng lactation supplements kasi oversupplier na sila. O kaya, yung mga masisipag talaga mag-pump na 8 times a day. Pero sa katulad ko na enougher lang, I need pampaboost ng milk supply. So, I am using eto, M2 Malunggay. Nung pregnant pa lang ako, nagtitake na ako ng Mega Malunggay as prescription ng OB ko. Okay? After that, nung nanganak na ako kay Pio, eto yung iniinom ko na. Parang ito na yung pinaka-water ko. Hindi talaga ako nawawala ng M2 dito sa bahay. Ang ginagawa ko, my mommies, pwede nyo rin gawin ha, pero depende kasi sa taste buds natin eh. Katulad ko, sweet tooth ako. So, ang ginagawa ko, sa 1 liter ng tubig, kalahati nito. 1 liter, tas kalahati. Okay? Yun na yung iniinom ko sorry. 2 liters of water, kalahati pala nito. Sorry. 2 liters of water, kalahati nito, yun na yung iniinom ko sa maghapon. Okay? So, kung natatamisan kayo, pwede nyo naman bawasan. Depende pa rin yan sa panglasa nyo, my mommies. Masarap siya, promise. Eto. Okay? So, marami pa lactation supplement like cookies, mga ganyan, oatmeal, Milo. So, depende na lang yan sa kung saan nyo, parang naglilihin, no? Kung saan nyo hiyang talaga yung mga lactation supplements. Okay? On my list is, of course, milk bags. Napakarami na naglabasan na milk bags ngayon.
Ang una kong milk bag na ginamit is Mother and Baby na nabili sa SM Store. Kasi hindi ko pa nga alam kung saan ako talaga dapat bibili ng mga gamit dati, ganyan. Wala akong kaalam-alam. So, ang una ko is Mother and Baby, yung color green. Nasa around 500 pesos siya, pero 50 pieces na siya. Nung umuwi na ako sa bahay, tapos syempre wala akong ginagawa kundi mag-Shopee, ganyan. Ang nakita ko naman doon, Dr. Dudu. Yun na yung naging second breast milk bags. Hanggang sa na-addict na ako sa breast milk bags. Iba-ibang breast milk bags na yung na-try ko. Nandiyan yung San Mom Ordinary, San Mom Premium, Wise Mom, Nana, ano pa ba. Ngayon, ang ginagamit ko is toddler. Okay? Toddler milk bags. Ito siya. Meron siyang actually 4-ounce at saka 6-ounce. Eh, yung tip ko sa inyo, my mommies, kapag nasa labas kayo or nasa work, ganyan, bring different sizes of milk bags. Bakit? Kasi kung ilan ang napump mo, tapos yung capacity niya is, halimbawa, nakapump ka ng 3-ounce lang, dito mo siya ilagay sa 4-ounce na milk bag. Okay? Nakakadaya siya, feeling mo oversupplier ka. Pero, ang totoo niyan, sakto lang talaga yung milk bag na capacity na ginamit mo. So, wala ka masasayang na liquid gold. Kapag naman inuwi mo siya, tapos si baby, alimbawa, hindi ka siya sa kanya yung malakas na siyang dumede, pwede naman dalawang bags ang ang iserve mo sa kanya sa isang meal. So, I suggest magdala kayo ng different sizes of milk bags. Okay? Ngayon, may mga lumalabas na mas mura, like Snuggies, ganyan. So, check lang kayo sa Shopee, maraming mura doon. Okay? Kung meron din naman kayong budget, pwede naman yung Lansino, Midela, yan. Pero marami tayong mommies na budgetarian. So, yung mga budgetarian, Dr. Dudu, yan. Snuggies, mura yung mga yan. Okay? So, ayan, my mommies, for our giveaway, isang my mommy ang mananalo ng breastfeeding essential package. Ano bang laman ng mga breastfeeding essential package? Magkakaroon siya ng lahat ng nabanggit ko. Okay? Isang my mommy ang mananalo ng lahat ng nabanggit ko. Ang brand is surprise, syempre, at ang yung mga brand ng mga ilalagay ko doon is surprise. Pero, meron lang kayong simple steps na susundin. Okay? I-like nyo lang tong video na to. Syempre, panoorin nyo hanggang sa dulo para malaman nyo. And i-share nyo sa Facebook wall nyo itong video natin. Tapos, comment down below lang kayo any suggestion for our next vlog. One suggestion, one comment, my mommies. So, more suggestions, more chances of winning. So, we will announce yung mananalo in our future vlogs. Okay? Good luck, my mommies. Thank you and God bless.